ang pangunahin dito ay kailangan magkaroon ng hotline of communication para po kung sakaling magkaroon ng problema sa mga engagement ng Vietnam at saka ng Pilipinas pagdating po sa mga fishermen ay makapag-coordinate ng mabuti. Lumagda ang Philippine Coast Guard at Vietnam Coast Guard sa isang Memorandum of Understanding kung saan sinaksihan ito ni President Ferdinand Marcos Jr. at Vietnamese President Vo Van Thung kahapon. Ayon sa PCG, layunin ng kasunduan na palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa pagdating sa mga maritime work sa West Philippine Sea, gaya ng security, law enforcement, search and rescue, at environmental protection. Magkakaroon ng isang linya ng komunikasyon ang Pilipinas at Vietnam para kung mayroong insidente sa karagatan ay madaling makapag-facilitate ng koordinasyon at maiwasan ang mga maling paggalaw. Ang purpose nito ay para sa mas mabilis na koordinasyon pagka mayroong nangailangan ng tulong, lalong-lalo na sa mga mangingisda natin. Kasi tingnan mo, nagtatake shelter dito minsan, hinuhuli natin. So, minsan hindi natin alam na kaya pala pumunta rito ay iniiwasan lang na sama ng panahon. So, kung may tatawag sa atin na may papasok ng mga Vietnamese boats dyan, mag-verify natin at makakapag-assist pa tayo. Ganon din tayo kung sakaling may nawala tayong fishermen at nasa coastal din ng Vietnam. Bagamat ang mga Vietnamese ay isa sa mga bansa na maraming nahuhuling ilegal na nangingisda sa teritoryo ng Pilipinas, hindi naman umano maisa sa alang-alang ang mga kasong isinasampa laban sa kanila. Hindi naman ito nakikitang dahilan ng Philippine Coast Guard para pag-inita ng China ang Pilipinas at Vietnam sa West Philippine Sea. Ayon sa PCG, hindi kasama sa nilalaman ng kasunduan ang joint patrol sa pagitan ng Coast Guard ng dalawang bansa. Ang hangarin natin ay magkaroon ng kaayusan dyan sa West Philippine Sea. Maging sinumang bansa yung involved, dapat po ay sumusunod sa international rule-based order, kung ano'y naayon sa batas, at nagtataas ng kalinga para po sa marine environment. So yun ang pinipilit nating iangat at pinipilit nating gampanan at iugnay, no, sa ating mga kasamang bansa dyan sa pangunguna nga ng Vietnam sa ngayon. At hindi naman siguro ito dapat maging dahilan ng o maging issue ng China laban sa Pilipinas at Vietnam. Nauna nang nagkaroon ng ganitong kasunduan ang Pilipinas sa China. Ayon sa PCG, labas ang kasunduan ito sa usapin ng teritoryo sa West Philippine Sea dahil ang pangangalaga ng mga mangingisda at marine environment ang pangunahing tutugunan nito. Maaari ding mapag-usapan kapag nagkaroon na ng bilateral talks sa pagitan ng Vietnam at Pilipinas ang iba't ibang pagsasanay gaya ng anti-piracy, anti-terror exercise, sharing of information, at people-to-people exchange. Isa rin sa plano ng PCG ang pag-iimbita sa Vietnam at iba pang bansa gaya ng Indonesia, Japan at US para sa Maritime Pollution Exercise ngayong taon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.